God dang almighty na Swiftness 1. Grabe to. Tapos hybrid siya. Walo lang yung nag-e-exist. Grabe. Wow! What the hell? Ay, yo! Dude, hindi biro yung ano niya. What the hell? For today's episode, mga chikoy, subukan natin tignan ang isang unit na kung saan ay hindi nyo lang basta-basta makakuha kung saan-saan. At yun ay isang mismong unit na makukuha mo lang sa pag ikaw ay nakapasok sa leaderboard. So, ipapairamit tayo ni M0 na kung saan ipapakita daw natin, o ipapakita niya sa akin kung anong meron mismo dito kay Darkness. Yung tatawag din ng Darkness yun. Well, ngayon, ititrade natin siya ngayon. So, tingnan natin kung anong meron sa kanya. So, titingnan natin kung anong meron dito. Let's see kung ano ibibigay ni ipapakita ni M0 sa atin kung klaseng secret to. Kasi ngayon ko lang din itong makikita at magagamit eh. Kaya let's see kung anong mangyayari. So ito siya. God dang almighty na Swiftness 1. Grabe to. Tapos hybrid siya. Walo lang yung nag-e-exist. Grabe. So yeah, salamat kay MC for dito sa pagpahiram sa atin ng unit na to. So subukan natin siya ngayon. At ito siya. God. Damn. Okay. Ayos. Takti ang porma. Grabe. Sheesh. Takti ang tindi. So Darkness King ang pangalan niya ngayon. So, I'm not sure kung anong pangalan niya kapag hindi pa siya mismo nakapag-evolve. Pero, sige, sleeping nga natin. Sige, subukan natin kung gumagamitin ito sa ano. Let's see kung anong mangyayari. Okay, so ito yung sure. Activate nga, silipin nga natin kung ano-ano nito. Wait lang. Kasi dito yung mga ano eh. So ito siya eh. Oh. Ito Darkness Prince ang pangalan niya. Ah, okay. So, shiny ba itong nakuha natin? Ah, hindi. So ibig sabihin, sila MCN dito sa season 2, top 50 or top 100, which is ito yung dalawang yun. Oh, okay. Sige. Makita nga itsura niya. Ano pa itsura ng Darkness Prince kapag nag-rip time at that? Damn, dude! Hindi ko lang kasi siya naka-inspire o kanina siya inspired eh. So, ang cute nga natin si Aether muna, subukan natin gamit ito si Darkness King. Okay, sige. Let's see kung anong itsura nito. Subukan natin mag-ano sa mga ganito. Showcase natin siya. Okay, let's see. Pagbibigyan muna tayo ng Philippine Rockstar dito. Hindi natin kung ano kasing skill lang. Ang laki ng range niya. Oh, mas 1,000 lang siya. Ang mura niya. Mas matas. Mas mahal pa yung mga ibang unit sa kanya. Diyos ko. Hindi nga daw. Natin kung anong itsura nito. Natake niya. Dude, that sound effect, dude. Hindi biro sound effect na yun. Damn, okay. Sige nga, feed nga natin anong sunod niya. Ah, sunod niya, Shadow Beam. Oh, sige nga, ano kayo sure ng Shadow Beam na yun. Dude, tinan mo yung damage niya. 45k, tapos 82k? Grabe ang taas. Sa bakit, naka-almighty kasi siya eh. Pero grabe pa rin yung taas ng ano niya, Shadow Beam nga. Oh, okay. Damn. Okay, so yeah, ibang tindi ng ano niya, skill niya, Diyos ko. Sige nga daw. Hindi ko talaga maintindihan okay kung saan siya ako nakuha ng ano. Like, probably nagtataka lang talaga ako kung saan siya nakuha eh, o saan siya na ano eh. Pero tinan mo, 100k na kagad yung ano niya, malapit na. Plus 18,000 pa dahil sa ano ni Pink Rockstar. Oh. Paano kung dinagdagan mo pa ng ganito? Eh, may buff din tong ano, itong shadow tingin na to. Ayyo! Ayyo! So if I'm not mistaken, or sabihin natin kung ako tatanungin ninyo ha. Siguro kung sakali mong makuha mo to at ito lang yung unit na meron ka. Yeah, this unit pretty much will do the job. I mean, I doubt na hindi na magagawa to na ano. Kasi tignan mo ha, a-atake siya. Ang tagal ng atake niya. Cooldown niya is 6.1 second right now. Ngayon usipin mo ha. Kung sakali mo kasi pa nag-start na siya umatake, nagko-cooldown na kasi kagad yung skill niya. So parang magiging continuous yung damage siya kahit anong mangyari. Hindi, wala, parang wala siyang pagitan masyado. Kung baga, tuloy-tuloy pa rin yung atake niya. Next natin, Shadow's Domain. Grabe yung skill nito. Sabi rito sa ano, sa Anime Defenders na fandom, ay para daw ma-evolve si Curse Prince, ay kailangan mo ng ano, curse hat sa kanya. Which is making curse ano siya, Darkness King na. Okay, I see. Okay, Shadow Domain natin natin. Wow! What the hell? Ay, yo! Dude, hindi biro yung ano niya. What the hell? Hello? So ano siya? Para siyang gumagano siya or something eh. Oo nga. Baka kasi nga yung ano niya. Galit na galit to. Yung nakikita niyo yung mata na yan, yung mata. Yan yung mata na ano, na gugulantang ka na lang bigla. Namumutan yung mata niyo. Ah, may ano yung mata niya oh. Oh? Small detail lang siya pero ang ganda tignan ah. Tapos napakansin ko lang no, karamihan ng mga unit kayo may mga parang aura sa likuran.
Tapos yun, meron siyang orb na sa paligid niya. Okay. Uy, mabilis start tayo. Sige, wait. Gamitin natin sa ano to, sa, dito, sa infinite. Tignan natin kung ano meron. Or ano yung buong skill niya pag nakapalevel up natin siya. Okay, so buha natin tong Crystal Cove. Okay, more likely. Then, let's see kung ano maaaroon natin dito. Okay. So buha natin lagay yan dito. Kasi mukhang malakas, malaki naman yung range ni Curse. So, it doesn't matter kung saan siya banda ngayon. Kasi, tindir din ang damage niya eh. Sige, yan o. Go. Kaya maglalagay lang ako ng isang unit dito just in case lang. Kasi kailangan pa natin siya i-upgrade ng konti eh. There we go. So, taktin o, puro SSS yung ano niya, yung pinaka-skill din niya. So, first level pa lang, ano yung channel level niya? First of all, 15,000 na kaagad. Kala yung 15,000 na kaagad, no? Wala, level 1 pa lang. Kaya, I wonder paano pa nag-level 11 pa to, ilang libo yung damage nito. Fisco. I-upgrade naman natin, i-upgrade natin sila saglit para maano natin. Kaka bukod sa mataas na ang damage niya, hybrid pa siya. Kaya, talagang napaka-flexible niya when it comes to ano. Kasi meron siyang continuous damage, meron siyang AOE, tas ano pa, yung cooldown niya is simultaneously pa siya nag-activate ng skill niya. Ang tindi. Oh, tignan mo oh. Doon siya nakatawad pero pati yung likod niya na damage. Damn. Grabe tayo yung buhay. Mayroong ano, may boss kanina dito. Gumanon yung buhay niya from where. Gumagayan dahan-dahan. Ang bilis oh. Hindi na pa yung continuous damage ito. So ito na yung pinaka-max niya. Ah. So yun na yung pinaka ano. Sa tatlong skill lang meron siya. So 151k plus yung 30k ni Pink Rocks. Yung mga nasa higit 180k din pala yung damage niya. Yeah. I mean, for a continuous damage tas 180k. Hindi. Yeah. Napaka-solid na nitong unit na to. Oh. Saan nyo? Sko. Grabe yung ano niya. Okay. Subukan na natin dito banda. Let's see kung ano magagawa natin dito. So kasi makita kung gaano katagal yung o kaya gaano niya kabilis gaano natin kabilis yung makaklear natin yung ano yung buong lugar parang ganun. So makita eh kung gaano kaano eh. Kasi makikita natin sa time gaano kabilis makiklear up tong level na to eh pag itong unit yung ginamit natin eh. Lalo na naka ano pa yung price ng unit natin dito. Wait, ano yun? May effect siya? What's that? Ano yun? Wait, hindi ko lang kasi effect ang meron si, ano, si ito. Ano effect yun? Some kind of a fear or something? Hindi ko lang kailangan sabihin nung, ano na yun, effect na yun, no? Damn, okay, sige. Ayun, hindi, walang effect na yun. Kanina may effect, what the hell, ano yun? So, napansin ko yung parang fear na, or effect niya, or more likely parang debuff niya, is parang bumabagal yung mga unit pag tinatamaan sila. Yun yung napansin ko, ah. I'm not sure kung yun ba talaga yung ginagawa nun. Pero, let's see kung ano mangyayari. Pero kasi, hindi nata ma-affect yun dahil continuous damage siya tayo, yun. Solid talaga yung skill set nito. Oh, alam mo, ano talaga yung effect, yun. Nakakas. Grabe, oh, cover din yung 1-8 na mapa. Buisit na range siya, ng lakas. Wala yung range niya, 60 ano? Ah, 41 tapos 42 yung next. Grabe. Yan, wala na mga kalabas dyan. Pretty much yan na yun. Yan yung end nila. Tignan natin yung ano yung buhay nito. Tinga. Oh, putik na yan. Ang bilis eh. Pero tapos niya yun ng mahigit 5 in sa loob lang ng 5 minutes. 5 minutes is not bad, dude. The hell? So, grabe na nga yun eh. Oh! Looks like kailangan pwede natin ibalik to kay MC kasi so far na nakita na natin kung anong potential mismo nitong Darkness Prince na to. Yeah, nagulat ako sa ano nito. Grabe. Screenshot muna tayo bago natin ibalik para ano kasi ano to yung dito. This is a wonderful na ano na mangyayari disco. Okay, so mag-teleport na tayo. So kung titingnan natin gaano kaano yung pressure nito. Like kung sabihin natin ipo-ibebenta mo siya. 33 million may nagbenta ng mahigit ilang million nito? 33 million? Paano kung gan... Oh my god! 75 million? I wonder ilang palang nag-e-exist nito. Grabe. Well, guys, kung sakali man, checkin nyo yung channel ni M0 at sila kasi nakapag-leaderboard run sila at talagang solid na nakapag ano talaga sila. So yeah, I'm really grateful to MC kasi nasubukan niya akong pahiramin nito para masubukan natin at makita natin mismo dahil bihira mismo ang part na makakuha or makakaano ka ng ganito kasi napakadalang, okay? Napakadalang na may mga ganito. Kaya yeah, sana naman ay nag-enjoy guys sa video ito mga chikoy. Subukan na natin tignan sa susunod yung mga ano at yeah. So far kasi pag tinignan ko yung curse hat dito, yung mga kailangan niya oh. Ay, yung dami rin na. Kahit paano. Okay, sila. Sana mag-enjoy kayo. And see you guys in the next one. At tignan natin kung ano pa yung mga gagawin natin sa mga susunod sa Anime Defenders. And yeah, kita dyan. Bye pa.